Mahiwagang alamat ni Papa Carlo! Ang alamat ng balbas! Alamat ng balbas? Yung nanay mo ba nagagalit sa'yo pag nagpapahaba ka ng buhok, papahaba ng mga balbas? Ay, oo. Nagagalit? Oo, mahigpit. Mahigpit? Napakahigpit. Mm-hmm. O nga pala, no? Mm-hmm. Sa ngayon, sa inyo, sa mga nanonood, sa bahay or sa generation nyo ngayon, may mga rules pa ba? Pag sa, kasi usong-usong ngayon, di ba? Kita mo yung mga noong hairstyle. Noong 90s, dati, pag mahaba buhok mo, mahaba yung mga balbas mo. Ang tawag dyan, parang adik ko, adik. Diba? Adik ko. Diba? Ano? May, anong parang may discrimination ba, kumbaga, dapat kini-criticize ka. Dalawa lang ang gupit noon, 2x3, saka 3x4. Tama! Oh, yeah, yan. Sa school, ha? Barber's cut. Wala nang iba. Pag nagpakulay ka, highlights. Pag may hikaw ka. Oo. Pag may tattoo ka. Long hair ka. Makakapag long hair ka lang pag nagbabanda ka. Oo. Diba? Tsaka kung ano, expelled ka. Ayan. Pero yung mga gupit noon na undercut, yung mushroom, yung nauso ngayon na man bun, dati tawag namin dyan mushroom. Mushroom, oo. May mga rules sa bahay. Tapos dati yung meron pang ano na may naiwang bangs mahaba. Diba? Ang buhok noon ni Kimpy. Biakers. Tapos yung ilalim nun, gad-gad yan. Gad-gad, zero. Zero. Hindi yung mga fade-fade ba? Bawal yan. Hindi pwede yan. Pwede lang kung member ka ng grupo ng sayaw or banda. Yan. Pagbibigyan ka. Pero napakahigpit noon. Pero ngayon, medyo maluwag na. Kita mo yung lalaking yan. Nagpapakulot na. Ang buhok, layered-layered. K-pop, ganyan. Iba na ang ano ngayon, di ba? Tapos, nagpapatubo na, may hikaw, may kulay. Kita mo ngayon, nagpapablond na. Diba? Tama. Pero yan, ang alamat ng? Balbas. Balbas. Sige, kwento. Meron isang lola na. Kinakwento niya dun sa kanyang apo. Mm-hmm. Alam mo, apo, yung tatay mo talagang nung kabataan niyan talagang ayaw na ayaw ko na diyan. High school pa lang, mahaba na buhok, nagpapabalbas na. Kaya kinokontra ko talaga lagi yung tatay mo. Yung tatay mo nang ibang bansa. Kasi halos araw-araw ko siyang pinapagalitan. Etong anak pala niya, Papa Jeboy, tawagin na lang nating Mike, nang ibang bansa. Kasi nakukulitan siya din sa kanyang nanay ba? Na halos araw-araw kinokontra. So, pumunta siya doon sa Costa Rica. Costa Rica? Costa Rica. Saan banda yung Costa Rica? Ha? Anong capital niyang Costa Rica? Wellington. Costa Rica? Wellington. Saan continent yan? Saan continent ang Costa Rica? Pito lang ang continent. Oo. Alam mo yung pito? Oo. Alam mo yung pito na continent? Oo naman. Sige nga, ano yung pito na continent? Pitong continent? Venus, Mercury. Planeta yun! Planeta ba yun? Continent! Continent. Siyempre, Asia, Africa, North America, okay. South Africa. Asia, North America, South America, Africa, Africa, ano pa? Europe, dalawa pa. Australia, isa na lang. And Antarctica. Yo, Antarctica. Di ba? So, pero kulang pa? Continent. Ano pa? Paprika. Iba yun na. Pang mekos yun na. Paprika. Cinnamon powder. Garlic powder. Onions. Garlic powder. Onion powder. Paprika. Cinnamon. Turmeric. Turmeric. Basil. Basil. And basmati. Basmati hot sauce. And Costa Rica. Costa Rica. Pumunta siya doon. At siguro mga ano na siya doon, mga 6 years na siya nandun. Nawalan ng gana umuwi dito sa Pilipinas. Kinokontra. Trabaho siya doon. Costa Rica. Anong trabaho niya doon? Ha? Anong trabaho niya? Farmer. Farmer? Okay.
So, yung lola, namisis ko na yung anong tatay mo. Sana man lang tumawag. Maya-maya, nagme-message. Sabi niya, la, nagme-message na si tatay. Mm. Oo. Sabi niya, sabihan mo nga po mag-send ng picture. Mm. Mag-request. Selfie. Tamang-tama, itong si Mike, nandun sa Nudist Beach. Nudist Beach? Oo. Nandun sa Nudist Beach. Yung beach na? Lahat ng kaubad. Meron bang ganun? Meron. Saan yun? Ha? Saan yun? Sa Nudist Beach sa Costa Rica. Costa Rica? Ah. Nakaubad lahat? Nakaubad lahat yung mga ano doon. Lahat ng nagsiswimming doon, nakaubad? Nakaubad. Sabi niya, hindi pwede. Sana. Sabi niya, hindi pwede. Nandito ako sa Nudist Beach. Sabi niya, mag-send ka. Miss na kita eh. Ganun, ganun. Kaubad. Nag-send. Nag-send siya. Oo. Nag-send siya. Nandun siya sa Nudist Beach. Pero, in-edit niya. Ah, in-edit. Oo, syempre. Hinati niya. Kasulasing. Mm. Ang nahati niya? Yung nasend niya yung nasa baba. Buti na lang ka mo. Subukan, masisira ang buhay mo. Buti na lang ka mo. Yung lola niya, malabo na mata. Malabo na mata. Oo. Tinawag niya yung apo niya. Sabi, hala siya, uy! Tinawag niya yung apo. Malabo mata. Sa baba yung nasend. Sabi ng lola, bunguton! Sabi niya, alas siya, uy, bunguton! Nagalit! Nagalit. Sabi niya, apo, i-message mo nga yung, ano mo? I-message mo nga yung tatay mo? Sabihin mo sa kanya, yung gupit niya hindi bagay sa kanya. Bungot! Tingnan mo nga! Tingnan mo nga, yung mata niya hindi nakikita. Tapos yung ilong niya ang iksi-iksi. Di siya nagtaka yung ilong? Tapos yung bibig, ang liit-liit! Tikom! Tikom! Ano na? Oo! Nagagano'n yung bibig. Tagilid pa. At walang tinga! Natakpo ng buhok! Oo! Natakpo ng buhok! Natakpo ng buhok! Sabihin mo sa kanya, magpagupit siya! Nagpagupit! Nagpagupit! Bungutan pala. Baliktad yung nasib. Kaya kayo, magpagupit kayo ng maayos. Oo. Ayun, Papa Jeboy, simula noon, nagbabalbas na rin siya. Nagbabalbas na rin siya sa baba. Oo. Clean cut na. Clean cut na. So, nag-selfie na. Nag-selfie ulit. Sabi niya, Nay, way bungot. Way bungot. Clean cut ni. Tapos, nung nag-send ulit, sabi niya, oh, pumayat ka na pala. Alit mo ah. Hindi niya itsura mo ah. Nagparitoke ka, no? Ba't wala kang mata? Ba't wala? Alam mo ba, noong unang panahon, ang mga tao ay hindi maselan sa buhok. Hindi maselan? Hindi maselan sa buhok. Noong unang panahon, hindi nagpapagupit. Kasi wala naman talaga silang scissor. Oh. Ang gamit pa nila noong unang panahon, pag pinuputol nila yung buhok, dinidikdik pa nila sa bato para maputol yung mga buhok nila. Ganun yung pagputol, Papa Jeppo, yung mga buhok nila. Dinidikdik nila dun sa bato. Ang tanong dyan, sino ang kauna-unahang barbero? Sino ang nagpauso na dapat ang magpagupit? Mga lalaki ay nag-aayos ng buhok. Nagkaahit. Nagpapagupit. Sino ba ang unang, pinakaunang barbero? Saan? Ha? Sa Egypt. Sa Egypt? Sa Egypt. Mm-hmm. Sa Egypt. Ang mga lalaki
5,000 BC. Alam mo, una nilang ginamit? Wala pang blade noon. Wala pang blade. Wala pang blade. 5,000 BC. Ano bang unang ginamit nila? At ang mga nagpapagupit lang noon, ang inaayusan lang noon, noong unang panahon, ay mga pare at ang mga matataas na uri. Matataas na uri, ibig sabihin, yung mga taong may katungkulan. Halimbawa, pamilya ng hari, pamilya ng pharaoh, at yung mga pare, yan, sila yung mga may privilege na gupitan. Magupitan. Hmm. Pag, noong unang panahon, pag maayos yung buhok mo, nagupitan ka, mataas na uri ka. Hmm. Okay. At alam mo, kung sino ang barbero noong unang panahon? Sino? Doktor. Doktor? Hmm. Pinagkakatiwalaan nila na gumalaw ng kanilang buhok ay yung pinagkakatiwalaan nila kapag sila ay may sakit. So, ibig so hindi pa doktor ang tawag doon. Oo. Ang mga taong yun, mga espesyalista. Mm-hmm. Pag may sakit, masama pakiramdam, pinapatawag ito ng mga hari, ng mga fero, ng mga... So, ibig sabihin yung unang barbero nung unang panahon ay ang doktor? Doktor ngayon. Ang term natin dyan ngayon, doktor. Doktor. Okay, naintindihan nyo. Nung unang panahon, 5,000 BC, walang doktor na term. Ang term lang dyan, mga espesyalista. Kasi noon, lahat naman yan walang gamot. Herbal lang. O dadasalan, o hilot, mga ganyan. Yan ang pinagkakatiwala noon. Ngayon, kapag masama ang pakiramdam, nagpapatawag ng espesyalista. Ganun din, pag hindi nila gusto itsura ng kanilang buhok, espesyalista ang tinatawag nila. Alam mo kung anong gamit ng doktor noong unang panahon? Oyster. Shell. Oyster shell. Oyster. Ah, o kasi ano yun? Yung shell, sa dulo nun may matatalas. Matatalas. Diba? Oo. Diba? O ngayon, pinapatalas yan. Hinahasa nila yan sa bato. Hinahasa nila yan sa bato hanggang sa maging blade. Ahit-ahit lang ang style nun. Hindi pa yung mga layered-layered. Hindi pa yan na nililayered-layered. Yan yung mga kauna-unahang barbero. Mm. Noong unang panahon. Bakit tinawag na barbero? Bakit? Barba. Barba. Ang ibig sabihin niyan, Latin. Ang ibig sabihin niyan, beard. Oh. Kasi noong unang panahon, yan lang ang inaayos. Yung beard, yung patilya, yung bigote, yung kailangan maayos ang mukha mo kapag ikaw ay pare. Pag ikaw ay may katungkulan sa Egypt, at galing sa matataas na uri ng mga pamilya at tao, kailangan maayos ang itsura mo. Kailangan presentable ka. Kasi respetado kang tao. Kasi pinaniniwalaan ka nila. Hinahangaan ka nila. So kailangan yung mga lalaki noon, nagsimula na silang ayusin ang kanilang mga sarili. Sarili. At simula noon, tinawag na siyang barber. Barber. Galing sa salitang Latin na barba. Barba. Ang ibig sabihin ay? Barabas. Barabas. Yan ang ibig sabihin niya. Hindi nyo alam yun, no? Kasi invento lang ni Papa Jepo yun. Invento ko lang yun. Ngayon ko lang nagawa yun. Invento mo lang yun, sabi. Barabas talaga. Ako si Barabas at yung kasama ko si Judas. Loko ka. Tandaan nyo, ha? Saan unang naimbento ang barbero? Sa Egypt. 5,000 BC. Sa at salitang ang, Latin, barba. Ibig barba. Sabihin, barbas. At ang unang barbero ay ang mga doktor. Mga espesyalista. Espesyalista. Pinagkakatiwalaan nilang humawak ng blade para mag-ahit ang mga espesyalista sa kalusugan. Oh. Ah, nga na naman kayo. May natututunan na naman kayo ngayong araw na to. Hindi nyo alam yun, no? Dahil imbento lang namin lahat yun. Barangay LS 97.1 Forever Number 1.